So, meron na ako napili kung sino ang bibigyan ko na hand feed. Papunta na siya ngayon. At ang kukunin niya, ang nagustuhan niya ay si Bayabas. So, si Bayabas ang ating ibibigay sa kanya. So, papunta na siya. Hindi ko lang kung anong oras siya makakapunta, pero nakahanda na sa kanya ito. Yan. So, siya ang pumili nito kasi gusto niya daw yung kulay. Kasi nawala daw yung ganito din daw nila na hand feed na kulay. So, ibibigay natin sa kanya si Bayabas kasi same na same daw ng hand feed niya na nakawala. So, panigurado, si Bayabas ay mag-a-adjust pa sa bagong amo niya. Kaya, sasabihin ko sa kanya na sanayin muna siya sa lugar nila, doon sa kwarto nila kung saan niya tuturuan si Bayabas ng mga tricks. Siyempre, ganun. So, ayun, hintayin natin siyang makapunta dito. Tapos, babalitaan niya ulit ako kung ano na mga natuturo sa kanya kay Bayabas. So, ayan. Bayabas, bye-bye. Ikaw ang napili. Ayan. Magaling ka naman mag-spin eh. Kaya kahit pa paano may naturo ako sa kanyang malupit spin, di ba? Spin at recoil, ayun palang alam niya. Tapos si Mango, yung nasa taas ay tuturuan pa natin. Tapos saka natin ipamigay si Mango ulit. Saka natin ipamigay si Mango kapag meron na siyang na-master na isang trick. Okay? So ayun. Bye-bye. Bayabas. Makabait ka. Ha? Bye-bye. Mango. 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 Mango, ikaw na lang mag-isa. Lungkot ka. At ayun, nakuha na si Bayabas. Ito na lang si, Mango. Sa Mango na lang natitira. So, hindi ko alam kung kailan ko pa siya papamigay, papaampun sa inyo. Ayan. Si Mango na lang natitira. So, baka sa atin muna siya, tapos tuturuan ko ng mga ilang araw, tapos saka natin ibibigay sa mga gusto, sa mga gustong makatanggap ng paampon na hand feed. Ayan, tuturuan natin siya para pagdating sa pagbibigyan ko, hindi siya mahirap turuan, di ba? So, ayun, nakuha na si Bayabas kanina, sinabihan ko yung bagong amo na mag-a-adjust pa si Bayabas sa panibago niyang environment, sa panibago niyang bahay. Bali, sa ikaw, isang linggo mag-a-adjust yan, kaya sikapin niya na wag maging mailap si Bayabas sa kanya. So, ngayong video, papakita ko sa inyo kung paano pumatay ng mga langgam. Lang yan, dami yung langgam. Oh. So, simple lang naman ang pagpapatay ng langgam. Kuha lang kayo ng pang spray. Tapos, kinanawang ko na ng washout. Washout yan. So, ito ang ginagamit ko. Washout intense. So, ayan ang ginagamit natin pamatay ng langgam. Ikakanaw nyo lang sa tubig. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo dito, andyan sila. Ang dami nila, sobra. Hindi ko alam kung bakit sila nagdamihan. At madumi din pala ang ating lapag. So, lilinisin natin yan mamaya. Patayin muna natin mga langgam. Dapat ang pag-spray ng langgam, yung kalat. Ayan, yung ganyan, yung kalat. Okay, patayin na natin sila. Wala nang intro. Patayin na agad mga yan. Pero maya-maya babalik pa ulit yung mga natitira. Yung mga na-spray natin, ubusin lang natin sila.
Yan. So, ang dami talagang langgam dito na ngayong araw. Mga nakaraang araw, wala namang mga langgam-langgam dito eh. Ayan, so, ito lang ang pamatay ng ating langgam. Wash out intense, lagay nyo sa spray bottle. Tapos, sprayan nyo lahat ng may nakikita kayong langgam. So, maya-maya, nilinisin ko yung lapag ko kasi sobrang dumi na din. Ilang buwan na ako hindi nag-mamap ng aking lapag. Tiles pa naman, kaya ang hirap linisin, no? Grabe. Bali, ngayon pala, mag-update na lang muna ulit tayo sa ating ibuna. Nilagay ko na dito yung blue opa hen natin. Ayun siya, blue opa hen. Tapos, ito ay Vio Ewing Cock. Tapos, Far Blue Edge. Daw? Edge? Hindi ko pa alam kung paano nalalaman kung edge. So, ayan, Far Blue Edge. Cock din yan, cock. So, mas bata to kaysa dito. Ito kasi proven na. Ito ay matured at pa-proven na siya. So, ayan. Tapos, yung kulungan ng Far Blue Opa natin, ginawa ko ng ganito. Yan, kasi magdadagdag tayo ng ibon. Dahil easy type ito, hindi natin may iwasan na dalawa talaga ang lalagay nating nest box. Kaya, alam kong hindi dapat ganito ang setup ng mga ibon natin kasi wala nang exercise. Ayan, walang exercise kasi maliit lang. Pero, nasa pagpapakain yan. Kung bibigyan nyo talaga ng sobrang dami pagkain yan, talagang tataba yan. Pero kung balance lang, lalo na kapag ganito yung kulungan, ayan, walang space para lipara nila. So, syempre, diet lang ang katapat niyan para hindi sila tumaba. Ganun lang ang technique dyan. So, taas dito, nilabas na natin yung nest box kasi wala pa namang itlog mga to. Kaya nilabas natin yung nest box. Tapos, ganun ulit. Ito, hahayaan ko ng nakaganito to. One pair, one cage sa mga high mute natin. So, ito pa lang ating high mute. Ayan. Tapos, back to back far blue natin. Sasamahan natin siya ng kapitbahay dito. Lalagyan ko na ng divider dito. Tapos, ito din. Lalagyan ko ng divider. Tapos, lalagyan ko siyang kapitbahay. Pag nag-meet na sila, pwede natin silang ipalit. Wala tayong mapapalit pala. So, huwag na natin muna silang lagyan ng kapitbahay. So, hayaan ko na lang silang ganito. Ayun. Bali, ito din, lalagyan ko rin to ng kapitbahay. Yung mga pwede nating ipang poster. So, yung mga ganitong mga mutation ay gagawin natin mga poster. Yung sa mga low mute natin. Ayan, lalagyan natin silang kapitbahay. Tapos, yung mga low mute natin, sila yung gagawin natin mga poster. Isa na to, foster, igagawin natin silang foster, ititrain natin sila bilang foster parents, ititrain din natin sila mahanap ng foster parents. So, ito din, ititrain din natin silang foster parents, kahit green split opa, blue ewing sila, ititrain natin sila ng foster parents, pati yung magiging kapitbahay nila. Ito din, yung back-to-back far blue, ititrain natin ng foster parent, tapos yung magiging kapitbahay nila, tapos yung dalawa dito. So, magdadagdag ako ng 2, 3, 4, 5 sigurong pares na kahit hindi ganun na kagandang mutation na nakakaakit sa mata, basta meron tayong mag-prepare, meron tayong mag-iitlog. Para syempre, the more na pair na meron tayo, the more na may inakay na maglalabas na pwede natin ipang paampon sa inyo, diba? So, kasi napapansin ko na mas okay lang na gusto nyo yung mga low mute, pero yung low mute nga siya, pero gustong-gusto nyo, diba? Kasi, hindi naman, may mga tao talaga na walang pinipili, basta may ibon na maano sila, matatanggap, magiging masaya sila, di ba? So, dun ako natuwa, kaya napag-isipan ko na magdadagdag na ulit ako ng mga, kahit mga low mute lang, basta makatulong tayo sa mga gustong magkaroon ng mga ibon. Ayun, ganun lang. So, magdadagdag ako ng 2, 3, 4, 5 na pairs. Siguro, hindi ko pa alam kung kailan ako makakabili, pero gagawan ko agad ang paraan para makabili agad. So, ayun.
dagdag ng pairs para meron tayong padagdag na pang pampaampon sa inyo. So ayun. So si Mango, ayan na lang, siya na lang ang nag-iisa natin pwedeng ipaampon, pero tuturuan ko pa siya kasi napansin nyo naman nung mga nakaraang araw na hindi siya ganoon ka sumusunod sa akin. Bali ngayon, ginugutom ko muna siya para mamayang alas 6 ay ititrain ko ulit siya. Bali, hahabulin niya ng hahabulin yung syringe, kaya mas makikinig siya sa akin. Tiga mo, hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya, pero siguro nalulungkot na, mag-isa na kasi. Mango! Medyo hindi pa rin, hindi naman siya ilang sa akin. Kilala niya pa rin ako. Ayan. Ayan, nalulungkot. So, susunod ka naman na. May aampon naman na sa'yo sa susunod kapag i-ano na kita. Ayan. Ayan si Mango. Hindi ko alam gender nila eh. Pati si Bayabas, hindi ko alam gender nila. Ayan. So, ayan. Ayun lang naman guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta sa ating channel at ang dami nating nag-aabang sa mga paampon natin. Kaya ang hirap mamili kung sino ang pagbibigyan ko. Kaya kasi may mga nagtatampo eh. Sabi ko sa inyo, huwag kayo magtatampo kapag hindi kayo napili. Ang hirap kaya mag-decide. Kasi minsan, kapag ganyan kasi mapipilitan na lang, di ba? So, ayun ang mahirap kasi sa atin na kapag hindi napili, baka kasi umiyak or magtampo. Huwag ganun, ha? Malalaki na tayo. Mag-isip na tayo ng matured, ha? Huwag tayo maging, alam yun, ha? So, ayun lang guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-ingat po ang lahat. And we'll see you on the next video.